Hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video, ay mag-unboxing naman tayo guys ng appliances natin na nakuha sa balikbayan box. So, ito guys ay ang Mi Vacuum Cleaner Light. Ayan. So, pinadala to guys or binigay to sa akin ng asawa ko para hindi ako mahirapan sa paglilinis ng bahay. Okay, so buksan na natin siya guys. Okay, so this is the Mi Vacuum Cleaner Light. So ito guys yung mga nasa loob niya. Okay, so first thing is you can see the manual here. Ayan, so meron siyang dalawang booklet. So ito yung pinaka main manual. Ayan, then this one, tignan natin po. So warranty notice. Okay, so this is warranty notice. Okay, so isa-isahin na natin siya guys. So first, tignan na natin to. So this is the main vacuum. Ayan. Wow! Ang ganda. Ayan. So ayan guys. So meron siyang switch on, switch off. Dito yung turbo. So dyan yung siya makikita. Okay. So ayan. Then next, meron siyang roller. Ayan. Wow. Ito naman siya guys. Para sa floor. Ayan. Roller brush. Then, we have the nozzles. So, this is a brush nozzle guys. Ayan. Para sa mga corners. Ayan. Sa mga singit-singit. Especially if you have sofa like dito sa amin, meron kami sofa, yan. So, ito yung brush nozzle. Lagi muna natin siya, guys, dito. Then, this is the extension rod. Ayan. For walls or kung saan man gusto gamitin. Ayan. So, yan siya, guys. Then, the last nozzle is the flat nozzle. Ayan. So, pwede ito siya guys sa mga glass window. Ayan. So, kailangan ko to guys pag naglilinis ng glass windows. Ayan. And even sa mga corners. Ayan. Kahit hindi siya sa glass windows, as long as kakasya itong flat nozzle, ay pwede nyo siyang gamitin. Okay? So, we have actually three nozzles or pinaka paglinis niya. Ayan. Then, this one. Ayan. So, ito naman guys ay yung para sa wall mount. Ayan. So, dito natin ilalagay yung pinaka main vacuum. Ayan. So, dyan siya guys. So, meron din siyang paglagay ng screw pag gusto nyo ilagay sa wall. Ayan. Make sure na malapit siya guys sa saksakan. Then, tignan natin pa yung iba dito. So, ito guys. Okay. So, ito yung pinaka saksakan niya. Ayan. So, ito guys yung pinaka main cord niya. Ayan. So, bili na lang kayo guys ng parang adapter na kakasya dito. And ito guys yung para sa wall mount. Ayan. So, ito lang actually ang laman ng box ng Mi Vacuum Cleaner. Okay. Okay, i-assemble naman natin guys. So, unahin natin tong extension rod. So, meron siyang shape, makikita nyo. Tapos, itong roller brush. So, yeah. So, imamatch nyo lang siya guys dito sa shape niya.
Ayan. Okay, make sure na mag-snap siya, guys. Yun. So, kung gusto niyo tanggalin, you can press this button na to. Okay? So, next naman, guys, ay yung main vacuum. Ayan. So, medyo mabigat-bigat siya, guys. Ha? Ayan. So, same thing din. Meron siyang shape. Ayan. So, imamatch lang natin. Ako ipuposisyon. Ayun. So, yan na siya. Yan. Okay. So, testingin natin. So, I think naka-charge na to, guys. So, pindutin na natin. So, ito yung power switch niya. Ayan. So, makikita nyo dito, guys, yung mga power switch. Ayan. Tapos, ito yung turbo. So, unahin muna natin pindutin. Yun, o diba? Ah. Okay guys, so ilo-long press natin siya para continuous guys yung pag-ikot ng roller niya, okay? So, ito siya guys. Ayan, so, makikita nyo, then release. Ayan, then pwede na natin i-hold ng ganyan. Then, pwede nyo naman siya guys gawing turbo. Ayan, so yung mas mabilis yung pag-suck niya ng mga dust or anything na pwede niyang igupin. Ito naman siya guys, yung lower part. Ayan. Ayan. So, makita niyo yung ingay. Iba na siya ng ingay. So, ganyan lang naman siya guys. Okay? So, yun lang ang dalawang function nito part na to. Then, pag gusto niyo patayin, patayin niyo na. Okay? I-press niyo lang ulit itong parang power symbol. Ayan. So, ngayon, mag-sample tayo, guys. Okay, guys. So, itetest natin siya sa mga iba't ibang kalat. Ayan. So, kuha muna tayo ng sample. Ayan. So, ito, guys. Paper. Ayan. So, ikalat lang natin. Sample lang to guys, ha? So, tignan natin kung masasak ng roller. So, regular lang to guys ha, dito turbo. Okay, so pag mga paper guys, pwede na yung normal lang. Ayan, actually kung gusto nyo mas mabilis, you can use the turbo. Ayan, so next naman guys ay gagamitin naman natin ngayon yung brush nozzle. So meron tayong medyo malaki-laking mga beads. So ito guys yung Milo cereals. For example, may mga bisita or bata na nagkalat. So try natin kung masasak niya itong ganito kalaki. Ayan. Or, pwede naman guys, yan. Kung meron kayong sofa, like yung mga balahibo ng aso, yan. So, nililinis ko na. Yeah, so, i-ano nyo siya, forward, backward siya guys. Parang kinukuskus nyo kung gusto nyo pang linisin maigi. Yan. Okay. Let's try the turbo, guys. Okay, guys. So, ngayon naman, itetest natin tong flat nozzle. Ayan. So, medyo malaki-laki yung butas niya. So, ito ay best para sa mga corners ng sofa or anything sa singit-singit. Ayan. Ayan, may mga nakasiksik. Ayan. Ayan. Kung meron kayong gusto, igupin. Okay. So, yun guys yung tatlong function nitong
vacuum nito. So ngayon naman guys, ay tatanggalin na natin yung laman nitong vacuum. Ayan, so how to remove and how to clean. Okay, so makikita nyo guys, itong power and itong logo. Ayan, so magka-align sila guys. So i-twist nyo lang. Ayan, so may maririnig kayo. Then, ayan, so i-remove nyo na siya. Ganun lang kasimple. So meron tong two filters guys. So this is the first filter. Ayan, so kukunin nyo lang siya guys. Ayan, so dito. Then, place nyo dyan. Tapos meron siyang parang handle. Ayan, so ililift nyo lang siya guys. Like this. Then, makikita nyo na yung mga kalat na nahigop niya. Ayan, so ganun lang. So, itatapon na natin siya sa trash can. Okay guys, so yan, itapon na natin yung mga dumi na nasa gap niya. Okay, so itong dalawang filter guys is washable naman siya. So normal na pagbuhugas lang. Then make sure before using it or pag ibabalik na natin siya guys, kailangan dry na siya. Ayan, so huwag nyo ibabalik ng basa or pupunasan na lang, no. So kailangan talaga ay tuyong-tuyo siya bago ibalik. Okay, so paano ba ibalik? So may makikita ulit kayong shape doon guys. So yan, imamatch nyo lang ulit guys. Ayun. Okay, so yan na siya guys. Tapos, yung shape ulit nito, yan makikita nyo, meron din dito. So yan. So ganun lang po siya, kasimple. Then, pag ibabalik natin, so same din, kung saan po yung logo at yung power ay tatapat lang natin din. Ayun, snap. Kailangan mag-snap siya guys para lock na siya. Okay, so ganun lang siya kasimpleng gamitin. Okay, so let's talk about the price. So ito guys ay nabili ng asawa ko sa Malaysia. Okay, so in order niya to. So the regular price of this is 495 ringgit. So i-times nyo na lang po siya sa 12 pesos. Pero nakuha po ng asawa ko ng 350 ringgit dahil promo po niya ito nabili. Ayan. I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!